Ayan, sorry. Simushimo minasang, welcome back to Fish in Tokyo. Ayan. Ano ba yun? Ang ingay ng train! Grabe siya! Nakakaloka! Ayan, sorry, nawala ako sa sarili ko. So, for today's video po, itutur ko kayo sa aking Airbnb apartment dito sa Shinjuku, Tokyo, Japan. Ayan. Kasi bakla, syunga-syunga si bakla. Ayan. So, kwento ko sa inyo muna. Kwento ko muna sa inyo bago ang lahat. Kasi, dilipat na kami ng bahay. Tapos, kasi nga may pandemic, di ba? Mali ko ba naman, di ba? So, akala ko may hirapan kaming makahanap ng bagong apartment. Ganun. Sa prefectural naman dyan sa outskirts ng Tokyo. Medyo madali namang mag-rent kahit foreigner ka. Mas open-minded sila. Kasi kaya lang dito sa Tokyo, sobrang higpit. Ang daming kailangan, bakla keme-keme. Tapos parang hindi ko pa alam kung makakahanap kami ng apartment na magustuhan namin. Kaya nag-book ako ng Airbnb for 1 month. Tapos dapat mapakancel ko na siya. Nabook ko to 2 months before ako nakahanap ng apartment. Tapos nakahanap ako ng apartment. Nag-inquire ako kay Airbnb. Sabi ko, pwede bang i-cancel ko na lang kasi meron na ako nahanap ng apartment. So parang binook ko lang siya for safety net purposes. Parang ganun. Tapos sabi bro sa akin nung Cambuller, bakla sabi, ay wait! Hindi pwede, ganyan, walang ano, no return, no exchange, ganyan, bakla. Kaya sabi ko, ay, naloka ako. Kasi bakla, ang mahal ng rent dito sa Airbnb na to. Siguro, ang original price niya is 500,000. Ang original price niya. Dahil, bakla may maingay na naman sa labas. Ano ba yan, nakakaloka. Pero dahil may pandemic nga, so, parang ginawa nila na 50% off. So, nakuha ko itong Airbnb ng 1 month for June na namang 170,000 ganyan. Keme. Ayan, pack. Ganun. Sa isang buwan. So, hindi na sa akin i-refund. So, parang ang sabi lang sa akin kung kailangan mo talagang i-refund, parang i-refund lang nila 7,000 lang na Japan yun. Ah. So, parang sabi ko, ano ba yung wag na nga? Sera naman yun. Sige na nga, bahala na, ganun. Sa ngayon, parang ito na yung parang third week ko. Tapos next week, lalabas na kami. Lalabas na kami sa bahay ni Kuya. Char. Lalabas na kami. Aalis na kami sa Airbnb. Parang okay na rin na nabook namin siya kasi wala kami pang gamit doon sa bagong bahay. Parang paisa-isa dumarating yung mga gamit. Noong isang araw ko lang yata dumating yung sofa. Tapos natutulog kami sa sahig, bakala naglalatag lang ako ng keme, ganyan. Ayun, so anyway, yun yung story ah, kung bakit ako nag-book ng Airbnb for 1 month. So ngayon, ayan, pas na siya na sa mga nag-intay, so ipakita ko na sa'yo. Bibigyan ko na kayo ng tour ng aking Shinjuku, Tokyo, Japan, Airbnb apartment for 1 month. So ito na po ang aking, Diyos ko, nakakalokang 170,000 per month na Airbnb apartment. So, yung pagpasok mo, yan, parang ganyan lang yung style niya. Yung mga shoes namin, chinelas. Tapos, pagpasok mo, bakla, ayan, may bintana. Binubuksan ko siya, bakla, kaya maririnig may ingay sa labas. Kasi parang, parang laging bukas yung heater. So, parang kailangan ko naman ng fresh air. So, hello, Shinjuku. Ayan, silip. Bakla, may building. Ayan, teka, wait, lalabas ako. Kasi dyan nakalagay yung ano namin, yung luggage namin sa labas. So, tapos ayan yung parang exhaust nung sa Cambuller. Tapos ayan yung para pag may nangyaring keme, dyan ako emergency stairs, ganyan, Cambuller. Tapos ayan, hello, Shinjuku, Japan. Ayan, charm. So, ang weather forecast ngayon is sunny. Ayan. So, ayan. Pasok na tayo ulit. So, bukas ayan na naman yung train. Sara ko na lang ba yung train? Sige, kasi sara ko na lang muna kasi nahiya naman ako. Baka sumasama na yung tunog ng train sa Cambuller. O, ayan. Naririnig nyo pa ba? So, ayan. Pagpasok mo ng door, ayan. Ito may drawers. Nandyan yung mga bed sheets, ganyan. Pero, syempre, hindi ko na pinakailaman yun. Sorry yung mga gamit namin nakakalat. Syempre, alam mo yan. Ang Bible natin. Kasama dapat yan. Wala kasing lagay ng damit dito sa Airbnb. So, dyan ko na lang nilagay yung mga damit. Tapos,
yung laruan na ipis. Ayan, may laruan na ipis. Mga kaisda. Ayan, kasi mahilig akong mambuli. Ayan, binubuli ko yung ano ko, yung aking keme na ginugulat ko siya dyan. Kasi ayan, andiyan yung mga keme-keme. Tapos pagdating, pasok mo dyan, kaliwa, makikita mo na agad yung kama, yung kembular. Tapos ayan, dyan ako nag-work sa table. Ayan, pag tapos na ako mag-work, nag-exercise ako pa konti-konti ng Nintendo, ano, kembular. Ayan, pasayaw-sayaw, ganyan. Tapos, ayan, dyan ako nag-work. Ayan. So, ito mga food na yan, mga panluto keme-keme, ako na bumili niyan. So, ito na, alam mo ba nakita ko to, oh, yung bakla, bagoong, natuwa naman ako. Tapos, ayan, keme. Tapos, yung mga gamit namin sa babae, mapisigin niya yung keme-keme. Pero, normally, nakalagay dyan yung mga, ano, yung mga, ayan, kaganyan, plancha, ganyan. Tapos, dito, meron na namang, ano, wag daw bubuksan, bakla, ayan, sa labas, hello. O, tapos, sa harap, may shell. O, tapos, ito naman, parang closet to. Pero, actually, sa loob ng closet, nandyan ang fridge. So, hindi ko nabubuksan yung fridge, no, kasi madumi siya sa loob. So, ayan. May tupak nga itong fridge na ito. Kala mo ba naman bigla siya nagde-defrost mag-isa? Naloka ako. Ano ba yan si bakla? Ayan yung washing machine nila. Bongga, ganyan. May kasama na siyang kembular. Yung mga labahan namin. Sorry naman. Ayan. May mga kasama na siyang kembular. Tapos may sabon, ganyan. Keme-keme. Ayan. Saran natin. Ayan. Uhaw talaga magsalita, bakla. Tapos dito na tayo. Sa kitchen. Actually, itong kitchen na to, nasasara din siya. Ito may saraduhan. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko isasara. Nakalimutan ko na eh. Tapos, ayan, ganyan. Mas sobrang sikip. Tingnan mo, ganyan lang siya, oh. Mga dalawang, tingnan mo. 1, 2, bakla. Dalawang dangkal lang yung hugasan mo. Ayan, buksan natin yung ilaw para mas maganda. Kita mo ba? Ayan. O, ganyan lang siya. Tapos, nandiyan sa baba yung mga kailangang gamit. Ayan. Alis na tayo din sa kitchen. Lipat na tayo sa kama. Ayan. Inayos ko yung kama. Nahiya ako. Ayan. Ayan. Pag tutulog ako, lagi akong may Bobby. Tapos, ayan. Ito si Tenten. Ayan. Kasi bakla, nilagay ko sa ibabaw ng kama si Tenten. Kasi nga, tiyan mo naman tong apartment. Wala kang walang kita yung ano, yung wala siyang sunlight. Kaya dyan lang muna si Tenten ng konti. Teka, usok ko nga. Ten, usok ko nga dito, Ten. Ayan. May pangalan ng aking halaman. Nag-iisa nga lang yan. Nilagay ko ng pangalan. Ayan. Ayan. Itong nasa likod ng mga damit-damit na nakasampay, actually, kama din yan. Kaya lang, huwag ko nang buksan kasi nga, ano. Ayan, kama din yan na bababa. Yan, o, yan. Yan, katakot bakla. Kasi yung mga damit namin, baka, ano. Ayan, silipin mo na lang, o. Ayan, o. Kama din siya. Nasilip mo ba? Anyway, o. Ayan, bakla. Kasi itong Airbnb, parang good for 5 person yata. 5 people yata. Siya, ganyan. Ayan, yung washing machine, tapos kembular, ayan, kemboy. Tapos dito sa, dito, ito mo kung saan ako nag-work. Ayan, dalawang PC kasi kailangan. Tapos andyan yung TV, keme. Tapos dito sa pintuan na to, ayan, ang CR. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Andyan. Tingnan mo. Dito na muna tayo. Andyan yung toilet, yung panlinis, kay Molar Kembe. Ayan, mga pindutan. Ayan, basurahan. Keme. Tapos, ito yan, yung mga keme-keme. Tapos, makikita mo dyan yung mga pang-keme namin. Bakala yung mga ginagamit ko sa aking katawan. E, tapos, dito buksan ko yung ilaw. Ayan. Tapos, ito ang aming CR. So, yan. Andyan, may sarili kayong mga keme. Itong dalawan to, dito na to, pero ito sa amin yan. Yan. Siyempre, alam mo na, mga keme-keme. Tapos, ayan, ganyan lang. Sara ko na. Ang pintuan nito, bakala, o, oh, salamin. O, oh, diba? O, oh, kaloka. O, oh, di pag nag-ano ka, pag ligo ka, alam na. O, oh, diba? Ayan. Tapos, makikita mo pag bunok sa ilaw dyan. Ayan, o. Oh. Ayan yung mga ginagamit namin. Keme. Ayan, ang arte-arte. Sabi ko sa'yo, mahilig ako sa maliit. Tapos ayan yung makeup kit ko ganyan. Puros makeup. Kaya malaki-laki yung pouch na ginawa ko. Tapos ayan, labas na tayo dito. Ayan. So, yun lang ang aking Airbnb na apartment. Bakala nakakaloka sa Shinjuku. Ang mahal-mahal niya. Ayan, papata ko sa inyo. Teka, yung resibo. Naloka ako bakala. Ayan, o, oh, ayan. So, ayan, nag-check-in kami ng October 31.
Saturday, tapos check out namin next week. Tapos ayan yung presyo, bakla. Tingnan mo, tatumbling ka. Ayan o, bakla. Tatumbling ka. Diba? Kita mo ba? Bakla o. Price o. Ang tunay na presyo. Pak! 580,000 plus minus yung keme-keme kasi nga may discount. Tapos ang binayaran namin, ayan, tumataging ting na 169,000 keme-keme. So 170,000, ganun. Parang ganun na rin, ni-round up ko na lang. So yun lang naman ang aking Airbnb apartment for 1 month. So ayan, na-enjoy nyo? Na-enjoy nyo ba yung apartment na napakamahal na ang liit-liit? Bakala ang liit dito ha. In fairness, parang feeling ko masyadong overpriced yung presyo dito. Alam mo yun, parang feeling ko lang naman. Ano sa palagay nyo? Diba? So may idea ka na kung magkano ang renta ng Airbnb. So kung pupunta ka dito ng Tokyo, I suggest doon ka sa mag-rent sa medyo outskirts. Huwag ka dito sa kagitnaan kasi hindi talaga siya magiging tipid version kasi talagang mahal siya dito. Nakakaloka. Anyway, so yun lang po on this video. Pinakita ko lang sa inyo at ang aking Airbnb for 1 month sa Shinjuku. So yan. Sa susunod na video naman, hintayin nyo hanggang sa dumating na yung mga gamit namin doon sa bagong bahay. Itutour ko naman kayo doon sa bagong apartment namin. Ayan. O bakala back to work muna ako ha, kasi baka hinahanap na ako ng boss ko. Thank you for watching again. And huwag nyo kalimutan mag-like or mag-subscribe doon sa mga nag-enjoy sa aking video. At pakishare na rin sa mga friends nyo na mahilig sa Tokyo at gustong mag-travel sa Tokyo kasi nagbibigay ako ng tips at living tips tsaka traveling tips. So yun. So yun lang. Thank you for watching Fish in Tokyo and I'll see you on my next video. Dewa dewa!